Okay. So our last topic for machine workshop will be yung mga machines natin other than the rotating and cutting machines tulad ng lathe machine. So ano po ba yun, sir? So these are the reciprocating machines, yung mga machines na that will drill you holes, that will form you gears. Tapos yung mga machine na ano ba nandito, yung pwedeng mag-grind, okay, pwedeng mag-create ng flat surfaces pagdating ng machine workshop. So our first one will be yung mga shaping machines and then planer machines. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? So nung ako nagtatrabaho, nagtrabaho ako sa labas, nakahawa ako ng maraming makina. The last one na natutunan ko inside a machine workshop is the shaping machine. So maraming uri kasi ng shaping machines eh. Pero most commonly, itong machine na to ang natutunan ko. Okay? Ang mga trabahador, ang tawag sa kanila, kung ang lathe machine, kung ang lathe, sa Tagalog, okay, in local jargon, that is torno. Torno, ah, hindi yung ano, ah. Hindi kung ano, yan ang tawag nila. Now, itong ating mga shaping machines are called, in local jargons ng mga trabahador, they call it the sepilya. Pero bakit sepilya? Okay? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo bakit sepilya. Meron mga kanta dyan. Okay? Bakit daw sepilya? Okay. So, your shaper machines is not like your lathe machine where the workpiece is the one that is rotating and then stationary yung iyong cutting tool. Okay? Ibig ko sabihin, sa lathe machine, yung salang mo or the workpiece is moving. Rotating, ha? Para eksakto. And the cutting tool, is stationary. Yun ang sa lathe machine. What about the shaper or the shaping machine? Makikita nyo that this machine has a swiveling part kung saan nakalagay doon yung iyong cutting tool. And your cutting tool can be angled into different positions so it can make different angled cuts where your workpiece is clamped in a clamping bed. Okay, ang tawag dyan is bed. And then it is stationary where your cutting tool does the rest of the work. Now, yung shaping machines mo are oftenly what? Yung size niyan, capacity, how is it measured? Pagdating ng lathe natin, going back. Sa lathe machine, paan natin mine-measure yung size of the lathe? The size of the lathe is based on its ano? Lathe bed. And what? Yung size of the chuck. Dito natin mini-measure yung capacity na kayang gawin ng iyong makina. Now, your shaping machines, paano natin malalaman yung laki ng workpiece niya? It is based dun sa amount of swivel na gagawin itong iyong tawag dito eh. Nalimutan ko, mamaya maaalala ko yan. Basta itong mechanism na to, yung swivel niya, from back and forth, reciprocating. Okay? It just reciprocates. Ibig sabihin, back and forth. Papunta ron, pabalik. Okay? It does the cutting. It cuts forward, backward. Inihila lang niya yung tool. It just drags the tool without cutting. Pag forward, it cuts the workpiece.
Going back, it does not cut the workpiece. Talagang inaano lang niya, dinidisengage lang niya yung cutting mechanism. Okay. Now, ito mga, anong to, makikita nyo sa tool post ng inyong ano, compound rest and then tool post ng inyong lathe machine. Dito rin natin isinasalang yung iyong cutting tool nandito sa dulo. Okay? And that cutting tool can be angled. Okay? Can be angled to make different cuts. Yan. So, sir, ano po bang mas malakas ang ano, mas malakas ang power input? Okay? Mas malakas po ang power input ng ng inyong shaping machines. Kasi yung gearbox niya, ay makikita nyo, commonly yung gearbox niya is may malaking flywheel diyan. Okay? Saan po ba ginagamit yung flywheel? Flywheel is used to store energy pagdating ng iyong makina. It creates momentum, okay? And then maraming parts dito na kailangan mong alamin. Yun nga lang, kagandahan lang ng shaping machine mo, yung hindi kayang gawin ng torno mo, kayang gawin ng shaping machine mo. Ano ba hindi kayang gawin ng lathe machine mo? Commonly, your lathe machine cannot make slots. It cannot cut horizontal cuts. It cannot make cubes. Okay? Or flat surfaces. Unlike itong, as a flat surfaces naman kasi, ang lagi mo na nagagawa sa iyong turno or sa lathe machine, is yung dulo, yun sa tail stock end. Okay? Doon ka lang magkakaroon ng flat end. Dito, any side or any edge can be made pagdating ng inyong shaping machines. Now, what is a shaper? Okay? Sepilya in Tagalog. A shaper is used for producing relatively small flat surfaces. Yan, yung sinabi ko. Relatively small? Hindi. Actually, yung shaping machines mo can make long flat surfaces. Depende yan sa capacity ng iyong makina. Now, pwede yung makina mo sinlaki ng tao, mas mahaba sa isang tao. Okay? A single point tool. Okay? Sir, ano po ba yung tool na ginagamit natin sa lathe machine? Going back. Sa lathe machine, ang ginagamit natin dyan, yung mga inserts natin are commonly made out of HSS, carbide, ano pa? Ito kasi, HSS meaning is high speed steel. Okay? Paano tumitigas ang steel? Mas marami kang carbon content, mas matigas ang steel. Ito namang carbide. It is a very hard material but brittle. Unlike this one, makunat ito. Okay? Makunat ang HSS mo. And commonly, mas mura kasi ang HSS dahil pag nasira ito, it does not go brittle under heat. Okay? Hindi nga siya ganun kabilis mag-dissipate ng heat, pero yung HSS na yan, napaka-durable na material niyan. It can be ground into different shapes kung saan makukuha mo yung tamang rake angle or the nose angle where the cut was made. How about carbide? The carbide is commonly used para speed up yung changing ng tool. Common yung carbide inserts. Merong iba't ibang nose tips yan. Kung saan, pag naging ano siya, ang carbide kasi parang charcoal yan, di ba? Parang charcoal. Habang umiinit, natigas, di ba? And then, brittle din siya. Ngayon, kapag ito natigas, nainitan, lumamig, naging brittle yan. Pag naging brittle, nag-chip yung kanyang dulo. Now, yung carbide inserts na yan, pwede mong i-change na i-change yan or pwede mong iikot lang na iikot. Depende sa kanyang orientation, meron siyang cutting side. Okay? This one, it cuts the ano, the changing time of the tool. Itong HSS, very durable because you can ground it up any way you want it. Depende sa inyong trabaho. Now, ganun din naman pagdating ng inyong shaping machine. Your shaper machines, most commonly, ang nire-recommend ng mga machinist dyan is a single point tool made out of high-speed steel. Okay. And
anong tawag doon? Kung sa lathe machine, ang tawag doon sa ating nilalagyan ng ating tool is the tool post or the compound rest. Ngayon, how will it be mounted? Ang tawag doon is toolbox. Fitted to a reciprocating ram. Ayun, yun ang tawag dito. What do you call this one? Okay, yung nagsiswivel, yan yung reciprocating ram. Sir, bakit reciprocating ram? Because the motion of this one is reciprocating back and forth, paulit-ulit. Eh sir, bakit ram? Because the only movement na ibibigay sa iyo na magka-cut siya is a ramming movement. Ibig sabihin, frontal movement lang siya magka-cut. Okay? Hindi yung pabalik. It rams front, side in order to cut. Sir, bakit nga naging sepilya? Kasi para kang nag-toothbrush. Okay? The only difference between a toothbrush and a shaping machine is that hindi natatanggal yung ano, yung residue, yung mga ribaba, the burr, on its backward motion. Unlike yung sepilyo, kahit saan natatanggal nun. The job is clamped in a vise. Oh, ang tawag dito is a vise. Okay, hindi vise. Vise. Okay? Vice. Nasaan yan si Vice? Nasa tabi ni President. No, magkaaway sila. Ito si Vice. And that Vice is rotating. Okay, you can rotate it 360 degrees. Okay, and that Vice can be installed in a slotted bed. Ayan. Hindi siya pwede ditong magnetic. Kasi ang mangyayari dyan, kapag magnetic siya, sa sobrang lakas ng torque nitong iyong reciprocating ram, matatanggal yan. Kaya kailangan that is clamped using set screws or machine screws or Allen screws. Yan. And this block, okay, yung vice rest mo, ang tawag dito, tinatawag namin vice rest. Pero merong specific na tawag dyan, okay, pwede dito sa gilid at bawal lang naman sa ilalim ang paglalagyan ng inyong clamp or vice. Okay. There is a cutting action in the forward motion. Oh, tama yung sinabi ko. Of the tool while the return stroke is idle. Ibig sabihin, no cut is made. Job is given index feed. Ayan. Anong ibig sabihin ng job is given index feed? Tignan nyo ito. Meron kang control dito sa iyong ram, reciprocating ram, kung saan hanggang dun lang yung aabutin ng kanyang reciprocation. Okay, nung kanyang motion. Meron din dito, okay, meron din dito na graduated lahat ng iyong movement. And take note, in a shaping machine, you don't have to make deep cuts. Once you make a deep cut, what will happen? Your tool will break. It will not cut. So, ang pag-cut mo dito is millimeter at most. And then microns to microns. Bakit po, sir? You just have to shave the workpiece in order to cut it. Because the cutting tool is not or will not make a cut kapag napakalalim na. Kumbaga, ang tawag sa Tagalog, kinukutkut mo lang yung kanyang surface. Okay? Yung surface lang yung kinakat mo. Unlike nung ating lathe machine, you can make more than a millimeter cut. The shaping machine, yes, you can make, but your tool will tend to break up. Okay, so this is your shaper machine. So, meron ako ditong ginawa na mas malinaw. Yan. So, the apron, ganun din naman sa ating lathe machine, may apron ka rin. Na your apron, okay, nandun yung carriage, okay, nandun yung tool post mo, the compound rest, ganun din dito. And that mechanism, okay, pwede mo rin iikot yan. 360 degrees. Kung gusto mong yung cutting tool mo naka-angle, pwede mo igalaw itong swivel base mo. Now, to gradually control the depth of the cut, you have to use the tool slide.
Kumbaga sa inyong ano, sa inyong lathe machine, meron ka dong indexer. Okay? Now, dito naman kinokontrol yung what? Dito mo kinokontrol yung haba ng inyong stroke. Dito sa stroke positioning wheel. Now, ram locking handle. O di, ilalak mo siya. Lock lang naman yun eh. Feed disc. Okay? Ito yung iyong yung bilis ng inyong feed. Okay? Yung reciprocation motion. Now, the frame. Alam nyo ba na itong frame na to is one hollow box. Kung saan, half of that is filled with machine oil. Okay? Lubricating oil. Bakit, sir? Kasi, umiinit din yung gears mo sa loob niyan. Kaya yung gearbox mo, umiinit yan. Kailangan mo ng oil. Bakit po, sir, hindi natin kailangan yung gearbox natin ipupuno ng oil? Ah, when oil is heated, it tends to what? Okay? Di ba kumakapal ang oil mo? Di ba? Nagiging ano siya? Hindi viscous. Nagiging malabnaw siya. Ngayon, habang lumalabnaw yon, habang hinahalo-halo mo, it creates bubbles. And those bubbles, ang nangyayari, inaabot nila yung taas. Ngayon, when this is a closed box, ang mangyayari, kapag nag-build up na nag-build up yung volume, mag-build up din yung pressure sa loob. It will leak. Okay? Masisira yung iyong makina. And this is the driving pulley. Nandyan yun sa loob commonly. Wala sa labas. And this is covered. Kasi belt yan eh. Belt driven. Iba sa kanila belt driven. Okay? Oh, so that is your shaper. Okay? Oh, yun. Saddle ang tawag dun sa lalagyan ng inyong vise. That is the vise. Dito lalagay yung vise. This is the saddle. Sir, sa kabayo, ang saddle, di ba yung sinasakyan ng tao? Oo, ganun din dito sa shaper machine natin. That is the one where your vise is located or placed. Yung inyong saddle. Okay? And that saddle can be elevated using the elevating screw. It can be brought down or brought up in order for you to maximize the contact of your tool and the workpiece. Kasi itong tool slide mo, meron niyang iilan lang na height na aabutin or yung depth na aabutin niya. And commonly, this is one rotation is equal to 10 microns ata. Pinagamit ko sa machine. Hindi ko alam kung natatandaan ko pa. Pero this is mostly, hindi siya aabot ng, isang ikot niyan, hindi aabot ng 1 millimeter. Okay? And that is your shaping machine. Yon. Okay? Sa shaper machine, ang magagawa mo dyan is a rough cut surface. Okay? Rough cut. Anong ibig mo sabihin, sir? Ibig sabihin, pwede mo pang i-planing yan or pwede mo pang pakinisin. Okay? Rough cut lang ang gagawin mo pagdating ng shaping machine. Ngayon, meron ako sample dito. Hanapin ko lang. This one. Okay, this one. So, yung shaping machine mo, if this is your tool, okay, this is your tool, your shaper machine, ang motion niya is back and forth, back and forth, back and forth, back and forth, back and forth. Hanggang sa makover niya yung surface area. But that surface is still rough. Okay? Sir, ano ibig mo sabihin rough? Not necessarily rough, but yung cut niya is hindi pa final. Okay? Ginawa mo lang siya na ganun kasi ang shaping machine mo, mas mabilis kang mag-flat surface dyan. Okay? And your shaper machine, papunta rito yung motion mo ng cut. Ngayon, ito naman, habang umaano ka, itong saddle mo, okay, gumagalaw yan, papunta rito, papunta ron. Okay? So, the cutting is done by your reciprocating ram and then yung motion na kung saan ikakat will be done by your saddle. Okay? Naintindihan? So, pag shaper machine, that is only rough cut. Rough cuts are made. Okay? Hindi pa fine cuts. Now, for shaper operations, meron tayo dito. Ano ba pwede natin gawin sa shaper operations? Sir, I can make a gear on shaper. Yes, pero very complicated. Sir, I can make slots on shaper machine.
Yes, pero depende rin sa orientation. Sir, I can make dovetails. Ano po ba yung dovetails? Okay? Pagdating ng bakal, this is a dovetail. This is a dovetail. Okay? Ayan. Ito yung kinakat mo dyan. Ito. Ayan. Oh, may natutunan kayong bago. That is the dovetail. Nakikita nyo yung, saan ba nakakita yan? Basta ini-insert, di ba? Ini-insert mo sa, ano niya? Dovetail, male and female, pag ini-insert mo is, mag-i-slide sila. Okay? Ganun yun. Ganun yung dovetail. Ito, yung aking 3D printer, okay? Yung mga, ano niya, yung mga, tawag dito? Yung mga aluminum niya, meron niyan mga dovetail inserts. Okay? Grooves. May dovetail grooves. Yung mga dovetail grooves na yun, dyan sila nag-fit in. Yan. Ito mga groove na to, kung makikita nyo. Yan. This one, no? Okay, ito sa inyo, ha? Yan. Ito mga dovetails yan. Andito sa 3D printer ko. Now, sir, most commonly, yung shaper operations mo, horizontal cutting, mostly ang ginagawa niyan. Okay? Magsasalang ka ng workpiece na isang block ng steel, it will flatten it out. Will flatten it out. Until such measurement na meron ka pang tolerance, okay? Meron ka pang tolerance. So, ano ibig sabihin, sir? Tolerance, tolerance. What is a tolerance? Let us define muna kung anong tolerance. Sir, ang tolerance kasi, meron akong size na ganito. Meron akong 10 mm. Okay? So, sir, nabasa ko sa CAD, kung nagka-CAD na kayo, meron yung plus and minus 0.2, 0.02 millimeters. Ibig sabihin, that is the, what? Tolerance. Okay? That is the tolerance. Kung saan, you can be offset by 0.02 millimeters or you can be offset negatively by 0.02 millimeters. Sir, anong pinagkaiba ng clearance and offset, clearance and then tolerance? Now, your tolerance is made in order for you to achieve precision pa rin. Okay? It just will pave a way for you to have your fittings correct, be correct. Now, yung clearance mo naman, ibig sabihin, that is not in based on your precision. Kasi gumawa ka ng clearance eh. That is just made in order for you to hindi magbanggaan yung iyong mga gawa or simply mag-fit in siya snug. Okay? Snugly lang. Pero meron ka pa ring leeway or space. Sir, ano naman pinagkaiba ng offset? Sir, ang offset kasi, magagumawa ka ng 10 mm diameter na cylinder, okay, in-offset mo ng 2 mm. Ibig sabihin, yung offset mo is the extra amount of material na nandun sa iyong workpiece na kailangan mo pang ikat. Kasi nga, offset. Okay, going back. Horizontal cutting, yan na lang naman. Horizontal cuts. Vertical cutting, pwede. Merong shaping machine na pagganon-ganon, okay? That is a slatter, okay? Ah, sir, ang slatter pala parang shaping machine. Yes, but in smaller operations, kung saan, makikita nyo ha, mare, merong kang bloke dito, hollow cylinder, okay? Pangit ng drawing. Hollow cylinder yan, okay? Now, if this is a hollow cylinder, mag-i-slat ka yan. Yung slot mo, pag ganun. This is the slot. Okay? That is made by the slotter for the, ito, meron tayong bilog dito. If you want to make a slot here, vertically, isasalang mo yan sa makina, pag gaganunan mo. Okay? Wala tayong sexual innuendos dito, ha? Tayo yung mga open-minded, kaya dapat tanggap natin sa sarili natin, ha? Ito yung butas, okay? This is your slotter. Nasa dulo yung iyong cutting tool. Now, in order for you to make a slot, yung slotter mo will make an up and down motion. Okay? Back and forth to cut the slot. Oh, ayan ha. Slot. Slot ha. Yan ang spelling.
So that is vertical cutting. What about incline cutting? O, dyan na papasok si dovetail. In order for you to make dovetails, kung saan yung tool mo nakaganon, okay? Aganyan yung cutting tool mo. Okay? Ito yung magkakat sa kanya sa dovetail. Okay? And it is angled. Oh, ayan. That is for inclined cutting. Now for irregular cutting, o, the irregular cut, ibig sabihin, it does not follow any norm, any position, or any standard. Irregular nga eh. Wala siyang ano, wala siyang standard na angle, wala siyang standard na height. Okay? Saan po ba ginagamit yung irregular cutting? Sometimes, irregular cutting is made in order for you to flatten an uneven surface. Ibig sabihin, sir, ang bakal naman kasi hindi naman parating plate yan eh, di ba? Hindi siya parating flat surface. Oo, tama. Kaya you make an irregular cut. Okay, hindi siya nag-follow ng any angle or any position kasi uneven din yung magiging cut niya. And that is the irregular cutting for shaping machines. Now, horizontal and vertical cutting on machines. So, this is your tool, okay? Yung kinakat niya, paulit-ulit. Ayan, this one. Ayan, kinakat niya yan. Now, cutting on shaper, ibig sabihin yung motion mo papunta rito, okay? Okay, this is your tool. Ngayon, makikita mo commonly yung rake angle nung iyon tool na aganyan, okay? Baga, pangkutkut talaga siya eh. Pang-shave, okay? Yung dulo niya, naka-angle yan. Hindi dapat flat ito. In order for you to swivel it back. Okay? Horizontal, ito yung dalawa. And then vertical. Yung vertical naman, papunta rito, papunta rin. Okay? Ganun pa rin. Papunta, pababa. That is the vertical cut. Sir, paano inaayos yan? Di i-position mo na maayos sa iyong saddle. That is the horizontal and vertical cutting on shaper. How about incline cutting on shaper? Ayan, no? Gumagawa ka ng dovetail. This is the dovetail negative and this is the dovetail positive. Or this is the male and this is the female. And sa ano sa engineering, mostly, di ba? Two mating parts. Okay? Yung mga nagme-mate na parts o yung nag-interlock, they are called positive or negative or simply the male and the female. Bakit? Kasi yung sa male na ipapasok sa female. Ayan, no? O, di ba? Ito yung male. Female, ipapasok niya, di ba? Oh, wala tayong ibang ibig sabihin dito, ha? Tayo mga open-minded, ha? Tanda na tayo. Kaya dapat alam nyo na yan. Okay? Ang ibig ko sabihin, yung pag-sipilya, ha? Yung pag-mamakina. Okay? This is the male and then the female. Ngayon, nangyayari, ha? It meets, okay? It meets. Now, that is for the shaping machine. Mamaya titignan natin kung ano yung pinagkaiba niya pagdating ng planing machine. And since this is a rough cut muna, pupunta na tayo dun sa final cut. Okay? How about the final cut? That will need a planer. Okay. Parang itong planer na to is a wood planer yung nakuha ko. Kasi ang planer, meron niyang fly cutter. Okay? Yung ibang planer, may fly cutter sa taas. Ano po ba yung fly cutter? Search nyo na lang sa Google. Okay? Yung fly cutter niya, ibig sabihin, hindi rough cut ang gagawin dito. Commonly, ang planer, meron niyang abrasive material sa taas. Okay? Ginagrind niya yung pinaka-surface ng iyong workpiece. Kung saan ma-achieve mo yung finest or the flattest surface. Now, this is the planer. Planing on a planer. Planing machines, hindi planning machines ha, planing machines. Planner, okay? Planner, dapat to planer. Okay, planer. Planer machines are used for generating large flat surfaces. These flat surfaces may be horizontal, vertical, or inclined. Planing machines also perform all functions that shaping machine does. Okay, pareho lang sila. Walang pinagkaiba. Okay? Mamaya, sabihin ko yung pinagkaiba nila, nag-iisa lang. The planing machines handle larger and heavy jobs. Unlike yung shaping machines. Di ba sinabi ko sa inyo na shaping machines is very limited to the size lang? Now, itong planing machines kasi, pwede yung napakahabang biyahe na trabaho. Okay?
Commonly, nakikita nyo yung mga veneers, nakikita nyo yung mga woodworking. Pareho lang yung planing machine nila sa planing machine na ginagamit sa metal. Okay? Sasalang mo, paglabas, flat na siya. Kumbaga, yung manual, ano ba yung manual niyan? Yung katam, yung nakakita ng katam. Okay? Yung katam is the manual ng planer. Shaver yun. Okay? Yun yung manual niya. In planing machines, the job is mounted on a table. Hindi saddle. On a table. Talagang table. Malawak. Malaki. Which moves forward and backward. O, yun. Ang problema, the tool is held firmly on the cross rails in the middle of the machine. O. Ibig sabihin, stationary yung tool mo, unlike your shaper. Yung shaper mo, gumagalaw yung tool, hindi gumagalaw yung workpiece. Pagdating dito, yung workpiece mo, isinalang mo, yun yung gagalaw. Yun yung gagalaw. Okay? Pabaliktad na to. Okay? Flat surfaces, pero gumagalaw dito, yung workpiece, hindi yung tool. Yung pagdating naman ng shaper, okay, sasalang mo yung workpiece, okay, ang gumagalaw, yung tool. Nagre-reciprocate. Now, this is the figure ng planer. Commonly, okay, meron ka dyang cross rail, meron kang column housing, vertical tool, the table, the side tool, the head, and the bed. Commonly kasi, ang nakita ko dito, planer, okay, meron yung grinding material dito pag shape, ano, kapag may grinding material dyan. Okay? Commonly, makikita nyo dyan sa mga machine shop, yung malalaking machine shop, yung mga nagpapagawa yung mga makina ng truck. Ano ang nagiging problema ng truck? Sir, blow-by. Hindi namin alam yung term na blow-by. Sir, katok ang makina. Okay? Sir, kailangan ng rebore, kailangan ng ganito, ganyan. Putok ang gasket, ganyan. Maluwag ang mga gasket. Anong ginagawa doon, sir? Sir, ginagamitan na yan ng planer. Parang. Pero yung planer kasi, commonly parang ganun, hindi gumagalaw yung ano eh, yung engine block mo eh. Dadalin mo doon, isasalang mo, sa engine block mo, ngayon may umiikot dyan na grinder. Okay, grinding wheel. Parang ganun yung operation niya. Kung saan, yung iyong workpiece is stationary lang and then yung gumagalaw is yung baliktad siya eh. Okay? At ang gumagalaw doon yung workpiece tapos yung grinding mo is kaiba. Hindi gumagalaw. Pero doon sa sinasabi kong makina, parang rin siyang planer talaga. Gumagalaw yung ano, gumagalaw yung grinder, nagsiswivel back and forth. O kaya or a fly cutter. I-shave off niya yung heads, yung lalagyan ng heads. Okay? And now that is the planer. Okay. So ito, unlike yung iyong shaping machines, yung shaping machine na makikita mo, baka mas maliit pa dito, napakalaking planer machine na to. Okay? Wala nito saan? Wala nito sa ating school. Ang meron lang tayo doon is parang grinder, surface grinder. Okay? Parang katulad niya yun, surface grinder. Ganyan din. Pero yung sipilya natin, dalawa ata yung sipilya natin, dalawang malaki. Marunong din ako gumamit nun. So, ito yun, machining bed on a planer. Ganyan, isasalang mo siya, and then gagalaw siya. Kailangan dapat nakalibel yan. Katulad din sa iyong shaping machine. What is the difference between shaper and planer? Now, a planing machine is a machine that is heavy and used for producing large surfaces. Unlike your shaping machine na maliit lang ang gawaan niya, okay? The cutting takes place by reciprocating workpiece. Okay? Gumagalaw yung workpiece mo pagdating ng planing machine. Now, the shaping machine, ang gumagalaw doon is the reciprocating ram where the tool is housed. Yung workpiece mo is stationary. Now, heavier cuts can be given. Ibig sabihin, sa inyong planing machine, mas malalaking cut, pwede niyang gawin. Dito, only light cuts pagdating ng inyong shaping machine kasi lagi masisira yung tool mo or masisira yung mga granahe mo or the gears dun sa gearbox mo pag pinilit mo masyadong malalim. Number 4, several tools can be mounted on and employed at one time. Ibig sabihin, ang dami mong magagawang trabaho dito kasi lahat pwede mo isalang. Dito sa shaping machine, iisang cutting tool lang.
Pagdating naman dito, several jobs requiring similar operations can be machined at a time. Okay? Ibig sabihin, madami nga na trabaho ang kayang gawin ng planing mo. Okay? Pwedeng automated yung planer mo. Okay? Commonly kasi ngayon, planers are automated na. Itong shaping, yun pa rin, the old times, yun pa rin ang ginagamit niya. Reciprocating, kanyan salang. Ngayon, pag hindi na nag-cut, baba mo na naman yung swivel tool. Ayong ano mo, indexer mo, baba mo na naman, gagalaw ng millimeter, cut na naman. Paulit-ulit lang na trabaho. So, index speed, ayun, sinasabi ko, is given to the tool during idle stroke of the work table. Ibig sabihin, kapag ano, hindi gumagalaw yung tool mo, okay, hindi gumagalaw yung workpiece mo pala, pwede ka mag-index. Okay, index speed. Galaw mo yun. Ito naman, sa shaping machine, habang tumatakbo, pwede mo i-index yan. Okay? Yan. Ilang pinagkaiba ng ating planing and shaping machine? They are similar machines. Ang problema, nagkaiba lang sila sa salang. Nagkaiba ng motion, nagkaiba ng cutting mechanism. But they are still the same in terms of what? Making flat surfaces. Okay? Naintindihan ba? I think yun lang kaya ko ituro sa inyo dahil based on my work dati, work portfolio, ganun ang ginawa ko habang nag-aaral. Okay? I think that will be all. Okay?